Madaling puntahan, maayos na pasilidad at mabilis na internet connection. Ganyan ang nararanasan ng maraming estudyante, lalo na dito sa Metro Manila. Pero sa kabila ng progress na tinatawag, marami pa rin kabataan at guro ang nagtitiis para matuto at makapagturo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Literal na adventure ang pagpasok sa eskwela sa Barangay Sinunog sa Zamboanga City. Paano ba naman kasi 19 na ilog ang kailangan tawirin para lang makapasok? Isang oras na paglalakad at pagtuwid sa ilog ang nakalaan sa araw-araw na pagpasok ng mahigit 70 estudyante at 6 na guro sa Santo Niño Elementary School. Ito lang kasi ang tanging daan na pwedeng tahakin papunta sa kanilang munting paaralan. Ayon sa kanilang school head na si Sir Joseph, maraming administrasyon ng paaralan na ang sumubok na magtayo ng mga tulay para sa mas accessible na daan. Pero hirap daw na maisakatuparan dahil sa malaking budget na kailangan. Problema rin ang cellphone at internet signal. Kaya noong kasagsagan ng lockdown, modular learning at pagbisita sa bahay-bahay ang kanilang ginagawa. Bago pa man daw ang pandemya, marami na ring challenges ang hinaharap nila dahil sa lokasyon na kinatitirikan ng school. Kapag may badya ng ulan, walang choice kundi suspindihin ang klase para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ang nagsasuffer ang edukasyon ng mga estudyante. Kasi minsan may mga bata na ayaw ng pasok kasi nakapagod bukas. Bago kami akyat, bumaha. Malamang yung mga bata hindi papasok sa school. So, babawasan na naman ang learning. Sayang yung araw na yun. Pag hindi sila papasok sa kalawing day, kalimutan na naman sila. Si Sir Joseph daw mismo naisip na ring sumuko minsan. Inaalala lang daw niya ang mga estudyanteng kailangan matuto at nagsisikap ganito man kahirap ang sitwasyon. Hindi at lang yung distansya. I-encourage namin talaga sila na pakahalaga pa rin yung education na makapagtapos sila. Sa Lunes, magbabalik eskwela ang Santo Niño Elementary School. Bukod sa pandemya, babalikan nila ang lumang problema. Pero gaano man kahirap, lalaban daw si na Teacher Joseph para sa kinabukasan ng mga kabataan. Hiling lang nila mapakinggan ang kanilang panawagan na mapagawa ang tulay papunta sa kanilang paaralan nang hindi na sila kakabakaba sa kanilang kaligtasan. Mobile Journal, Kyla Makantan, hatid ang mukha ng balita.